alalahanin na why his mission is my mission series. So, inopen po siya last week ni Sister Bell, kung natatandaan po namin. So, So, ngayon din po, ito po yung pang-second week para sa series natin. So, ang title again ng ating series, Obey the Lord, Begin Your Mission. So, ready na po ba tayo? Okay, so this is how I begin. So, meron po akong ipapagawang isang experiment para sa ating lahat. So, kailangan ko po ng inyong cooperation. Okay, ready na po? Maaari po ba tayong pumikit lahat? Okay? Wala pong mumula. Hanggang hindi ko sinasabi. Okay. Gusto kong isipin nyo kung ano ba yung nakikita nyo kapag kayo ay nakapikit. Gusto kong isipin nyo na kahit anong pilit nyong gustuhin makakita, ay wala kayong ibang nakikita kundi kadiliman. Gusto kong imagine nyo na marami sa atin, ito ang kinaharap. This is the reality. At maaaring ito ay magtuloy-tuloy hanggang sa hinaharap. Na lahat ng nasa paligid mo, everything you think of is complete and total darkness. Maaaring some of us right now ay nakakaramdam ng takot at pangamba. Takot at kawalang pag-asa na maranasang makakitang muli. Maranasang makitang muli ang kanilang mga mahal sa buhay. Fear of never been to experience again the joy of light and life. Again, darkness forever. And now, I want you to open your eyes and look at me, of course. Okay? So, ito yung realidad na nararanasan ng bilyong-bilyong tao sa sangkatauhan. Na nagsundan po ako, kawalang pag-asa for their eternity. Okay? No hope for eternal life. Okay? No hope for Jesus for their salvation. So, darkness is the future before death. A physical blindness that becomes the spiritual blindness that leads to eternal blindness. Now, my hanging question is there any hope for them? Amen. Meron. Amen. Thank you.
Amen. Amen pa? Amen. Okay. So, doon sa napanood nating video, nabanggit ka ba? This is our mission. Okay, this is the Great Commission. This is discipling and this is church. Okay, doon sa last part ng video. And we, the believers, we as a Christian, we are the church. Okay, we are the church. Church is you and me. Church is beyond doon sa apat na sulok na nakikita natin ngayon. Okay? So we are all part of the church. Okay, so whenever you are declaring that Jesus Christ is your Lord and your Savior, it means that you are the people of God for God. Amen? Okay, but the question is, as you are we still the church that God called us to be? Okay? Or are we still the church that continues to reach out to the people in our lives? The answer yes, could be yes, okay, maybe, could be yes, as long as we remain devoted to our mission, to the Great Commission. So ano pong ibig sabihin? Madalas kasi tayong mga Christians, okay, we are all missing in real action. Okay, nasa student po, we are claiming, yeah, Christian kami, Kristiyano kami. Okay? But obeying God or doing His mission, most of the time, nag-fail tayo. Okay? Alam naman natin, di ba? Alam na alam natin, tinuturo lagi yan, paulit-ulit, na merong mission na pinapagawa ang Panginoon sa atin. Okay? So, dapat yung puso natin nandun. Yung focus natin nandun dun sa mission na pinapagawa sa atin. But because sometimes, maybe naiisip natin, sobrang busy kasi, di ba? Sobrang busy. Ang dami kasi nating mga mission sa buhay na parang nakakalimutan natin na natin kung ano ba talaga yung tunay na mission ng isang Kristiyano. Okay? Ano ba yung mission? Kasi pinag-uusapan natin ngayon eh. Kanina pa akong salita-salita. Ano ba yung mission na nababanggit? Okay. Mission, para po sa kalaman, mission is specific goal or purpose that someone is trying to achieve. Okay, so mayroong iba't-ibang klase ng mission sa buhay. Okay, so from this definition, maaaring yung mission, ito yung reason kung bakit nabubuhay ka sa iba. Okay? Dahilan kung bakit ka nabubuhay or reason for your existence. So there are a lot of, sabi ko nga kanina, aspect o kaya yung mission ng iba't-ibang tao. Marami yan, iba't-ibang mission. For example, personal mission. Lahat tayo meron yan, di ba? Imposibleng wala. Ano ba yung mission mo sa buhay? Okay? Mission mo sa buhay. Personal mission, ito yung, for example, is a brief, powerful statement, okay, that inspires and guides you on your path through life. Another mission is, yan, lahat ng kumpanya, lahat ng businesses, may mga mission yan, tama? Okay. Slayer, yun yung dahilan kung bakit nag-i-exist yung isang company. Pag mga kapatid, the most important mission at all is this. Go therefore and make disciples of all nations. The Great Commission. Ayan o. We make disciples. Okay? At bilang mga Kristiyano, ito yung tunay na misyon natin sa buhay. Paulit-ulit natin itinuturo yan. Paulit-ulit natin naririnig. Paulit-ulit na itinuturo sa atin. So, dapat natin tandaan din, mga kapatid, na iniligtas tayo ng Panginoon hindi lamang for the sake of our salvation. Andun na yun eh. Okay? Iniligtas tayo ng Panginoon upang magampanan din natin, di ba? Upang magawa din natin yung mission na pinapagawa niya sa atin. Nasusundan po? Okay. Totoo yan na marami tayong mga mission sa buhay. Yan, yung mga yan. Example niyan. But we need to understand na mayroong pinapagawa sa atin ang Panginoong Diyos. Itong mga to, kumbaga parang subcategory na lang eh, nung pinaka-mission natin sa buhay. Ibig sabihin, parang yung mga mission na to, sumasa inalim na lang.
Okay? Doon sa misyon na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Because this one, ito yung dapat na ultimate mission natin sa buhay bilang isang Kristiyano. Again, the question is, are we still the church that God called us to be? Marami lang iba sa atin, yes, matagal ng Kristiyano, subalit hindi pa rin nasusunod or nagagampanan yung mission na pinapagawa ng Panginoong Diyos sa kanila. Nasusunod po? Kung kaya, napakahalaga po ng mensahe natin sa araw na ito. Kasi hindi natin pwedeng tawagin yung sarili natin na disipulo ng Panginoon. Okay? Kung hindi natin nagagampanan yung mission na pinapagawa niya. Ready na po tayo? Amen. Okay. So, from Matthew chapter 28, verse 18 to 20, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So this is the Great Commission. Okay, nilagay ko lang po dito. Pero ang power verse natin is eto, Acts chapter 9 verse 10 to 18. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called him in a vision. Ananias, yes, Lord, he answered. The Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul. Saul, siya po si Paul. Okay? For he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hands to him to restore his sight. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. Maaari po tayo kumikit at manalangin pansamantala at pansamantali. Lord, thank you to your word today that will allow us to put ourselves in a position of hearing you, Father God. Allow your Holy Spirit to minister where we are today, Lord God. Lord God, thank you that there is a mission that you are inviting us to do. Thank you that you will speak to each and every one of us today. Lord, my prayer is that I speak your word, Father God. Lord, you will silence the concerns of everyone here. I know, Father God, that we are going through a lot of problems, troubles in our lives. Lord, I know that there are so many challenges in our lives, but Lord God, today you are surrendering all at your door. Silence the voices of challenges, the distractions, and allow us to focus on your word. In Jesus' name, amen. Okay. Okay, so ready na po? So, we begin our message with a man named Saul. Si Saul, si Paul po siya, okay? Who was the mission of murder? Okay? To put believers in prison with the hope that they will be killed. So, yun yung mission ni Saul. Pumatay, okay? Umusig sa lahat ng mga mananampalataya na naniniwala sa Panginoong Diyos. Yun ang mission niya. Okay. Basahin natin from Acts chapter 9 verse 1 to 4. Okay, ito yung Saul's conversion. Meanwhile, Saul was still... Did I pronounce it correct? Saul? Saul. Saul. Saul, okay?